buhay at ari-arian ang pangunahing tungkulin ng mga security guard. Pero paano ba nila magagawa ng tama ang kanilang trabaho sa kabila ng haliwat ka ng peligro? Si Riyad Jumani. Sa dami ng pasahero, alerto palagi ang 36 años na security guard. Aircon, ano mo? Okay lang po yan, sir? Okay lang, Aircon. Thank you. Baka ayaw magpacheck, ano gano'n yun? Hindi, binibinis ko naman, magdaya mo tayo. Pala pag nalang po yun, baka yun. Hindi, mga mga masado yung hassle eh. Eh, wala na, ano na lang kami, para iwas na lang. Ismail yung dito rin pa rin. Safety na lang po. Basta importante yan. Magawa yung trabaho. Sa apat na taon ni Rian sa LRT, na-distill na siya sa iba't ibang pwesto. Tulad sa platform sa tabi ng Rines o Tan, sinasakay ang mga pasahero. Siksikan ng mga nagmamagaling pasahero. Ang iba, humahabol pa kahit pasara na ang pinto. Ano mo naipit na? May naipit na kasi dahil itong mga patuloy na minsan, gusto na talaga sila tumakay. Iniipin nila yung paa nila, yung gas nila, inaarap nila yung pinto para makasaray sila. Kaya so pag ganun, inuhold kami yung pasahero. Kasi naging delay yung gusto ng biyahe dahil di ba nga. Maya't maya, pinapaalalahanan ni Riyad ang mga pasahero na nasa platform. Sinubukan ko ang ginagawa niya. Kapalating na po ang tren, pero hindi po kayo masasakay niya kaya niya po yung sleeping train na so, hindi po kayo na pwede magsakay. Pero habang kapalating po, batras po kayo ng konti o gala pasahero na rin. Walang oras ang shift ni Riyad. Halos maghapon siya nakatayo. Ang hambal nito ang pagtitiis na init ng panahon at pati init ng ulo.